isang mapagpalang araw at sa atin pong lahat at ang Diyos ay napakadakila, makapangyarihan po dahil sa mga oras po na ito, binagdiyan po niya ako muli ng privilege time na mag-share po ng banal na kanyang salita sa bawat isa po sa atin. And I pray na ang kanyang salita, banal na salita ang siyang mangusap po at maitanim sa puso ng bawat isa po sa atin. Sa ganun tayo po ay makakilala at more na maunawaan natin ang kanyang banal na salita. At lalo pa tayong magkaroon ng mapaigting ang ating pananampalataya sa kanya. So, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang kanyang protection, paggabay at patnubay at lagi po sa atin. Lagi po niya tayong hindi pinapabayaan at hindi iniiwan. Ang kanyang kalakasan ay ating kalakasan, ang kanyang kagalakan ay ating kagalakan. Kapayapaan na nagmumula sa kanya ay ating kapayapaan. Lalong-lalo na po sa mga kagaya ko ng OFW na sa malayo po sa kanyang pamilya, ng kanilang pamilya. At lalong-lalo na po sa mga kaibigan, mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay. It's really hard. It's really hard. I know the feeling. At ramdam ko po yan. Ako rin po na walang din po ako ng mahal sa buhay. Ngunit, mayroon po tayong banal na kasulatan, banal na salita ng ating Panginoon na ating pangahawakan. Kaya sa Kanya po tayo sasandig, sa Kanya po tayo maghuhugot ng kalakasan, hindi po sa Facebook, mga kapatid. Sa Diyos lamang po tayo huhugot ng kalakasan, hindi po sa Facebook. Tama po ba ako, mga kapatid? Oo. Lagi po natin isa puso ang salita, sabi po na doon, hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwan, ang kanyang tulong ay laging nandiyan, kaya sasandig po tayo sa pinakamatibay na sandigan ng bayan, pinakamatibay na sandigan ng sanlibutan, sa piling ng ating banal na Panginoon, ng ating banal na tagapagligtas. Panginoon Jesus. Anyways po mga kapatid, it's really a great privilege and it's my pleasure po. Alam niyo po yung pakiramdam kapag nag-share ng Word of God ay halong may kagalakan. Siyempre, hindi po mawawala ang nervyos. At alam ko po ng Diyos ay kapag ang Diyos po ay siya ang ating itataas, alam ko po na He is truly blessed. Kaya naman alam po natin ang banal na salita ng ating Panginoon na siyang mangusap po sa puso ng bawat isa. Let our heart open, spiritual eyes, spiritual understanding at heart para ang mga salita po ng ating Diyos ang mangusap po. Ang ating i-share po ngayong araw po na ito ay ukol po sa isang tanong ng ating kaibigan, ng ating kapatid. Related po sa aking vlog itong nakaraang araw. Sabi po niya doon sa kanyang katanungan, paano po mababago ang buhay ng isang tao kung ikaw na nakakaunawa, nakakaintindi at inaasahan ng Diyos na magtutuwid sa kanya ay lalayo, iiwan siya. Gusto ko lamang pong bigyan ng diin mga kapatid na tayo pong mga Kristiyano, tayo po na nagsisikap na magbahagi ng salita at ng salita ng ating Panginoon na hindi po tayo ang nagpapabago ng buhay ng isang tao. Ngunit po ang Diyos.
kailanman hindi po tayo ang magpapabago ang buhay ng tao, ngunit po ang Diyos ang magpapabago ng buhay ng tao. Tayo lamang po ang kanyang instrumento. Tayo lamang po ay extension ng kanyang banal na kamay, ng kanyang pagmamahal. Tayo lamang po ay extension. Tayo lamang po ay kanyang tagasunod. At kailanman hindi po tayo ang tagapagbago ng buhay ng isang tao. Yun po yung gusto kong isa-puso po natin, bawat isa po sa atin. Sapagkat alam ko po na kapag ginagawa po natin ang isang bagay, alam ko po na ang Diyos po ang gusto po natin bigyan ng kagalakan sa puso niya at bigyan siya ng kaluwalhatian at kapurihan. Di po ba, mga kapatid? Kaya naman, ukol po doon sa tanong, akin pong hahanguin ang aking kasagutan mula po doon sa book of Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Sabi po niya, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your heaven, your Father in heaven." Ang Diyos po ang makapurihan at magpala sa pagkabasa ng kanyang na salita. Tungkol po doon sa paano nga po tayo magiging asin, magiging ilaw ng sanlibutan kung tayo po mismo ay kulang sa tamang lasa, sa tamang alat, at kulang ng liwanag. Kung ikaw ay hindi handa, kung ikaw sa pagkatawag mo ay kulang ng armas, kulang ng wisdom, kulang ng pagbabasa ng banal na salita, paano ka makakatulong na sa kapwa mo tao? Diba? So, tinawag tayo ng mga ilaw, tinawag tayo ng mga asin bilang isang Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit sinabi po niya dito, be aware po tayo na kung tayo po ay mawawalan ng alat, kung ang ilaw po natin ay hindi na nag-iilaw, tayo po ay mawawalan ng saysay. Gaya po doon sa tanong ng ating kapatid. Hindi po tayo effective, magiging effective na tagasunod ng ating banal na ng ating Diyos kung tayo po mismo ay kulang ng sanlata. Ang sinasabi po niya, paano po mababago? Paano po mababago ang isang tao kung tayo inaasahan ng Diyos ay lalayo po sa kanila? Kung ikaw, pinilit mo ang sarili mo, pinilit mo na gawin ang lahat, pinilit mo na ikaw mismo ang tutulong, ginawa mo ng lahat, lahat-lahat ibinigay mo na para mabago lang ang isang tao. Ngunit, hindi ito nag-work. Di po ba isang failure po ang tawag doon? Isang malaking question kung bakit. Ngunit kailanman ang isang tao ay hindi mababago ang kanyang buhay kung talagang ayaw po niya. Minsan po tayo po ng mga Kristiyano ay ginagawa po natin ang lahat po ng ating magagawa para lamang mabago ang buhay ng isang tao. Ngunit hindi pa rin nababago. Dahil yun po yung choice ng isang tao. Minsan
ang pagbabago ng pagbabagong buhay, hindi po choice ng taong na gumagawa ng paraan o nag-share ng Word of God para lang mabago ang kanyang buhay. Ngunit, doon po mismo sa tao kung gusto po niya po talagang mabago ang kanyang buhay o hindi. Ang pagbabago po ay some kind of decision, some kind of choice. Hindi po yan magiging madali din sa isang tao na gustong baguhin ang kanyang buhay. Ang worst pa po na mangyayari kapag scenario po sa ating mga Kristiyano, paano kung yung gusto natin na mabago ang kanyang buhay ay hindi natin namamalayan na tayo na pala ang nababago, tayo na pala ang nahahapak niya. Diba, papapalayo sa Panginoon dahil sa kakaintindi po natin sa Kanya. Sobrang binibigyan po natin siya ng importansya. Ginagawa natin ang lahat ng paraan para madala siya sa paanan ng Panginoon, kaya madala siya sa church. Hindi na po na natin namamalayan na tayo na po pala ang nadadala niya. Mayroon yung ganun na senaryo, mga kapatid. Kaya be aware din po tayo minsan na kapag may isang tao po tayo na gusto natin na mabago ang kanyang buhay, be aware po tayo at magkaroon po tayo ng tamang wisdom na huwag po natin hayaan na dumating yung punto na tayo na pala po yung hinahatak na palayo. Hindi palapit sa Panginoon kundi palayo na po pala tayo dahil nakakonsentrate na tayo doon sa focus natin, yung goal natin na mabago ang kanyang buhay. Ngunit, ang katotohanan, mga kapatid, na sadyang lagi po natin isipin, lagi po natin itanim sa puso natin, hindi po tayo ang kapagpabago ng buhay ng tao. Ngunit po ang Diyos. Ang paglayo po sa isang tao ay hindi na nangangahulugan na tinalikuran mo na ang calling mo. Ngunit bagkos, kailangan din po natin magpalakas, kailangan din po magkaroon tayo ng enough knowledge, enough wisdom, enough discerning spirit para matulungan natin mismo kung ano yung malaman natin mismo na kung ano yung will ng Lord sa buhay ng tao na gusto natin tulungan, di po ba, mga kapatid? Dahil ang pagtulong po o kaya pag bilang instrumento ng Panginoon ay hindi po natin masasabing magagawa po natin yan agad-agad. Mayroon din pong sinasabi po yung proseso. Di po ba, mga kapatid? Proseso na it's not only 24 hours, of course. Hindi po makukuha sa isang araw. Ngunit it takes time. Long term po. Ang kailangan po natin gugulin para mabago din ang buhay ng isang tao. Kailangan mong alamin ang kanyang kalakasan, kailangan mong alamin ang kanyang kahinaan, kailangan mong alamin ang kanyang tunay na pagkatao, kung ano yung mga hilig niya. Ganun po yung proseso ng para makatulong po tayo na mabago ang buhay ng isang tao. So, sinasabi po niya dito sa verse na 16, in the same way, let your light shine before the men, and they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sabi po niya. Meron pati sa preceding verse, sabi po niya dito, neither do people light a lamp and put under the bowl. Instead, they put on its stand and it gives light to everyone in the house. Sabi po niya. Kahit po tayo itago, kaya bilang isang ilaw, bilang isang Kristiyano, saan man tayo maparoon, saan man tayo dalhin ng Panginoon, sa ano man yung ibigay ng Panginoon po sa atin, ay yung ilaw po ng Panginoon, yun po sana ang nakikita po sa atin. Hindi po ilaw na pundido, sapagkat paano po tayo mag-iilaw kung ang ilaw natin ay walang sapat na liwanag? Ang sinasabi ko po ay kailangan po tayong magpalakas. Kailangan po tayong may sapat na armas sa pakikibaka po natin spiritual. Dahil alam po natin na ang ating battle ay hindi po magiging madali.
lalo-lalo na po kapag mayroon tayong isang tao na gustong tulungan. So, ang gusto ko lamang pong bigyan parang diin mga kapatid ay yung bilang mga tinawag, magkaroon po sana tayo ng wisdom na wag po natin hayaan ang sarili po natin na sobra-sobra yung gagawin natin para mabago ang buhay ng isang tao. Mabago ang buhay ng ating kapatid, kaibigan, kaya ano pa man yan, boyfriend o ano pa man yan. Huwag natin hayaan na tayo na po pala yung nababago dahil doon na tayo nakafocus. Intindihin po natin, alalahanin po natin, magkaroon po tayo ng discerning spirit at wisdom, tamang wisdom, tamang katalinuhan, para tayo ay malayo din po sa ganun na sitwasyon na hindi na natin namamalayan na tayo na pala ang nahahatak palayo sa Panginoon. Let's be aware mga kapatid na huwag mangyari po yun sa atin. So, sabi po niya doon sa kanyang salita, sa 16, sa banal na salita ng ating Panginoon, in verse 16, sabi po niya, "In the same way, let your light shine before the men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." Sabi po niya, let our good deeds be seen. Yung ating mga ginagawang mabubuti na siyang makikita ng bawat tao na nakapaligid po sa atin. Hindi dahil tayo ay gusto natin na tayo ang maging sikat, tayo ang mabigyan ng parangal, kundi I pray na lahat po tayo na tinawag na Kristiyano ay tunay na Kristiyano, na ang puso natin at isipan natin ay walang ibang binibigyan ng papurihan, hindi ang Diyos lang, hindi po ang sarili natin. Bigyan po natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi po ang kaluwalhatian kapurihan ng ating sarili. Dahil tinawag po tayo na manggagawa sa kanyang ubasan. Hindi po tayo tinawag para magpasikat po lamang. Tinawag po tayo na maging instrumento niya, maging extension ng kanyang mga kamay para mabago ang buhay ng ibang tao. Hindi po tayo tinawag para malasap natin ang kapangyarihan ng salibutan. Hindi. Tinawag po tayo para malaman ng ibang tao. Tinawag po tayo para makilala ng ibang tao na wala sa tamang landas, na may Diyos na nagmamahal sa kanila, na may Diyos na nasadyang nagpapabago ng buhay. Tayo po yung magiging instrumento ng Panginoon. Hindi po tayo yung dapat na hinahatak ng sanlibutan na ito. Kaya ang iwanan ko po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapatwa ko sa Kristiyano, na may pananampalataya, tunay na may puso na sumunod sa ating Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos ang magbago sa buhay ng isang tao. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos sa buhay ng isang tao para mabago ang kanyang buhay. Hayaan po natin ang Diyos ang maghari sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo ang maghari. Amin po ba mga kapatid? Ito lamang po ang aking may share. And God bless us all. And to God be all the glory.